So ang ginawa nila ay naglagay dito ng flyover para yung manggagaling at papunta sa expressway ay dire-diretso na, hindi na siya dadaan dito sa ilalim. So bali ang haba pa lang nito, itong Plaridel Bypass Road ay 24.6 kilometers na mag-uumpisa dyan sa may Balagtas exit ng NLEX hanggang dun sa may San Rafael. Ano, para siyang ano na, expressway. Wow, ganda. To Cabanatuan to San Rafael. Ayan. Natin to, ah. Yun, oh. Ganda. Yan, oh. Woohoo. Wow. Good morning, guys. Nasa Balagtas tayo ngayon. Nasa ilalim natin yung ano, NLEX. Ito. So, bali ngayong araw ay babalikan natin itong Plaridel Bypass Road. Tingnan natin yung progress ng ginagawa nilang widening. Yung dating 2 lanes ay ginagawa nilang 4 lanes. Itong bypass road na to ay may haba na 24.6 kilometers. Na mag-umpisa dito sa may Balagtas hanggang dun sa may San Rafael. So bali dadaanan natin itong Balagtas, yan, Giginto, Plaridel, Bustos, tsaka yung pinakadulo, yung San Rafael. So check natin yung mga kaganapan dyan. Right, let's go. Uy, meron na siyang ano, yung flyover na ginagawa. Ay, ang haba na. Wow. Nung last update natin dito, ilang months na, 8 months na yata nakalipas. Wala pa to eh, mga poste pa lang. Pero ngayon, tingnan nyo, mayroon ng flyover dito. Wow. Diba? Ano to? Para maibisan yung ano dito, traffic. Traffic kasi dito sa parte na to eh. Ng crossing. Yan, traffic banda dito palagi. So ang ginawa nila ay naglagay dito ng flyover para yung manggagaling at papunta sa dun sa expressway ay dire-diretso na, hindi na siya dadaan dito sa ilalim na sobrang traffic. Alright, ayos. Malaki na rin pinagbago dito, ah. Marami-rami na yung natapos na parte ng flyover. Ayan, dito, kapansin-pansin nyo na maraming mga damo dyan sa gitna. Harang matagal na tong hindi na gagalaw. Ayan, dito rin, dami, oh. Dito to sa bandang ano, ah, Giginto. Giginto, Bulacan. Ayan, sa parte na yan, sa may bandang kaliwa natin. Yan yung gagawin nilang ano, widening. Yung plus 2 na lanes. Dalawang lanes yung dagdag dyan. Pero kitang-kita naman natin na talagang madamo na. Marami ng damo. Tingnan natin dun sa unahan kung ano yung sitwasyon dun. Mukhang napabayaan na to. Matagal na to eh. Mag-isang taon na tayong ano, walang update dito. Nasa 8 months. Yan ito. Gumagalaw naman to pero hindi siya gaanong ano. Mabilis. Yan, malaking bagay ito. Itong ginagawa nilang 2 lanes diyan sa kabila. Dahil kada isang direction ay dalawang lanes na. So medyo mas mabilis na yung biyahe. So bali ang haba pa lang nito, itong Plaridel Bypass Road ay 24.6 kilometers na mag-uumpisa dyan sa may Balagtas exit ng NLEX hanggang dun sa may San Rafael. Ang haba nito. Merong nagtitinda ng ano, suso, talaba. Yan, dito banda yung choke point ng bypass road dahil nandito yung crossing. Yan. Minsan dito bumabagal yung
traffic dito dahil maraming madaan dyan pakanan. Yan. Okay na eh, okay na yung kabilaw, sementado na, kaya lang wala pa sigurong go signal para buksan niyan. Hindi pa kasi ano yan eh, kompleto, putol-putol pa, putol-putol pa. Ngayon ito, wala pa dyan ito. Pero ang daming buhangin dyan, no? Tataas, tataas na buhangin. Ayan, nasaan na tayo? Plaridel. Next na dito ay Bustos na. Ang daming mga cargo dito, tsaka mga container na dumadaan. Ayan, dito wala pa. Marami pang parte na wala, walang mga semento. Yan, maraming mga ano dito, mga pabrika. Dito nilagay yung mga ibang pabrika kasi puro pala yan, yung mga katabi. Gaya dun sa Laguna, yan, Batangas. Maraming mga pabrika dyan. Yan, mayroon pa dyan, oh. Tapos dito, may mga mangilan-ngilan din na mga tulay na maliliit na ginagawa dati. Ewan ko lang yun kung tapos na. Tignan natin. Yan, ito, oh. Meron dito, 2 lanes yan sa kabila. Tapos 2 lanes din dito. Yan, tapos na rin pala yan eh. Wow. Marami na rin palang natapos dito. Kaya lang yung opening na lang yung inantay. Marami pa kasing parte na wala eh. Gaya nito, madamo na. Yan, dito oh. Daming mga damo. Wala pa yan, bakante pa yan. Marami pa talaga hindi nagagawa dito. Yan, ito yung crossing na merong stoplight o traffic light, pero hindi naman gumagana. Meron din dito mga tulay, oh. Di ba? Madami-dami din to. Meron pa dun. Yan, yan sa kabila, oh. Yan yung tulay na ginagawa nila. Yan itong ano. Ito yung sapa dito. Kaya nagkaroon siya ng tulay dito kasi may sapa sa ilalim. Yan, yan yung tulay, oh. Ayos yan pag natapos at nabuksan na. Pero marami pa yung kailangan tapusin dyan. Right? Proceed tayo. Yan, marami nagbibenta dito ng ano, suso. Tsaka mga kuhol. Yan o, hito, dalag. Dami dito. May pagbalik natin, bili tayo. Sarap yun, ano, gatahan. Alright, let's go. Yan, daming mga tulay dito. Wow. Iyon oh, ganda dito pag natapos lahat to. Sana this year or yung next year na lang sana ay tapos na lahat to. Meron dito binibilad oh, mga palay. Yan, talagang habang hindi pa nadaanan ay gamitin mo na. Ayan oh, binibilad din ng palay. Okay yan, para ipakinabang naman. Woohoo! Ganda ng daanan dito. Dito na parte espaltado na dito. Matagal pa to. Isang taon pa to mahigit. Baka hindi lang. Ayon sa nalagpasan natin ng mga parte ay mukhang hindi kakayanin to ng isang taon pa. Daan din natin yung ano, yung 1.2 kilometers na tulay, yung Angat Ridge. Ilalim niya yung Angat River. Along ano to? Along bypass road. Diyan na yung flyover, oh. Ito yung magandang flyover dito, malapit sa may tulay. You know. Wow. For the second time around, daan tayo dito. You know. Ganda.
view. Wow. Woohoo. Wah, sarap. Oh, oh. Sarap dito. Mag top speed. Ah, 40 km per hour lang. Bawal. Yeah. Yan na. Yan o, yung kabilang lane. Bukas na yan o. Ah, binuksan na rin yung kabilang lane dito sa parte na to. Ganda. Yan, paglampas mo dyan sa tulay ay San Rafael na yan. Dito ay Bustos pa lang to. And then pagkatapos ng tulay ay San Rafael na. So yan, andyan na yung tulay sa harapan natin. Ayos. Let's go. May git ano yan, isang kilometro yung tulay na yan. So namnamin natin yung ganda ng tulay. Right. Yan o, two lanes siya dito. Dahil yung kabila ay bukas na, kaya naging two lanes to. You know, ganda. Yan o. Woohoo. Wow. Yan o, ganda ng tulay o. Grabe. Woohoo. Ayos na dito. Uy, two lanes na rin dito hanggang sa unahan na. Nung last na update natin dyan ay dito, lumili ko dito. Hindi pa to two lanes. Pero ngayon ay two lanes na. Dito banda, malapit sa San Rafael or San Rafael na to eh. Marami dito magbabago. Marami ang nabuksan dito. Ayan, pwede nito. Ganda na yan sa may flyover siguro. May flyover pa dyan isa. Ano, para siyang ano na, expressway. Wow, ganda. To Kabanatuan, to San Rafael. Ayan. Natin to ah. Mukha naman expressway na to. Ganda oh. Grabe. Ah, hindi. Kala ko may bayad eh. Wow, grabe. Ang ganda dito. Tapos na rin to. Yan, napakita ko sa inyo yung last na update natin dito. Yan, ganyan siya. Hindi pa yan tapos eh, ito. Itong tulay na to. Pero ngayon, after 8 months, tapos na. Ayos. So yan, paglampas mo dito sa may flyover na yan, yung nadaanan natin ay malapit na dito yung bypass road na ginagawa nila yung papuntang San Miguel. So mamaya ay daanan natin, pero i-separate natin yung na video. Ibang video naman, para mahaba na kasi to, itong Plaridel bypass road, yung widening na ginagawa nila. So i-separate video natin yan, yung bypass road dyan sa unahan, yung San Rafael to San Miguel bypass road. Tingnan natin kung tapos na yan. So diretso lang tayo hanggang dulo dun sa may Pan-Philippine Highway, dun sa may San Rafael. So ganito yung itsura dito. Two lanes na dito hanggang dun sa may tulay, dun sa may Angat River. So mapansin nyo na may mga street light na rin. Yan o. Siguro naka-solar yan yung street light na yan.
Open Bypass Road exit to Barangay Buliran. Ah, ito yung bypass road oh. Mamaya balik tayo dito, i-split video natin. Tingnan natin hanggang doon sa may ano, dulo niya kung meron. Alright, dito muna tayo sa may Plaridel Bypass Road. Ayan, check natin dito. Hanggang doon sa Pan-Philippine Highway. Travel tayo ng 24 kilometers mula dun sa may Balagtas hanggang dito sa may Pan-Philippine Highway. Ito yung dulo ng Plaridel Bypass Road. So yun, maraming salamat sa pagsama sa akin at na-update natin ulit to, itong bypass road na to. So medyo marami naman siyang pinagbago from dito sa may Pan-Philippine Highway hanggang dun sa may Tulay ay nadaanan na both side. So ayos yun, malaking tulong yun. Pero after nun, paglagpas ng Tulay ay wala, hindi na nadaanan dun. So hopefully next update natin ay siguro after 5 months, 6 months balikan natin to kung nadaanan na yung kabilang lane, yung after ng Ilog o Tulay. Alright, thank you, ingat tayo lagi mga kaibigan, and God bless po sa ating lahat. Peace out.